problema sa maraming lugar ang pagkaunti ng nahuhuling isda. Pero dito sa Bulan, Sorsogon, kabaliktaran ang nangyayari. May oversupply kasi ng isdang Tamban sa lugar o kung tawagin dito ay Lawlaw. Taong 2019 nang una naming mapuntahan ang Bulan, Sorsogon. At nakita ko kung gaano karami ang huling Lawlaw dito. Marami sa mga huli hindi napapakinabangan at tinatapon lang at nagbibigay ng mabahong amoy sa komunidad. Nung una kong narinig yon, sigurado kayang sobra-sobra pa yung mga isda, lalo na sa panahon ngayon. Una naming binisita yung Bulan Fishport. So ito yung tinatawag nilang lawlaw, ano? Magkano pong benta nyo ng lawlaw? 20. 20 ang kilo. 20 ang kilo? Gulat ako, sabi ng mga mangisda doon, yung mga tagaron, kukunti pa raw yun dahil pag season daw, halos wala ka nang madaanan doon sa fishport na yun. Makikita mo, no, yung bangkang nakapag-unload na, angat na angat yung bangka nila. Pero itong kararating lang, lubog na lubog, ibig sabihin maraming huli. Nakasama na rin kami dito sa pangisda ng Lawlaw. Ganda na yung mga mangisda para ilaglag yung kanilang mga largarete. Dito ko na witness na talagang sobrang dami ng mga isda. Kalimitan, naghihintay sila ng 2 oras bago iahon. Pero yung gabing iyon, 1 oras lang, nakahuli na sila ng mga maraming mga lawlaw. Makalipas ang 1 taon, bumalik ang aming team. Naabutan naming nag-aayos ng lambat ang mga mangingisda. Naghahanda na sila para lumaot. Dahil sa panahon ngayon ng lawlaw, 1 hanggang 2 oras lang sila bibiyahe sa laot. Ibabagsak nila ang mga huling lawlaw sa fishport at nagsisimula ito pagsapit ng 8:00 ng gabi. Unti-unti nang nagsisidatingan ang mga mangisda ng lawlaw. Sa ganitong oras, nasa mahigit 800 piso ang bentahan kada banyera ng lawlaw. Peak season ngayon ng lawlaw. Mas marami ang nahuhuli na mga mangisda. Pero dahil mas maraming huli, mas bumababa ang presyo o bentahan ng lawlaw. Ang 1 banyera ng lawlaw ay umaabot hanggang 50 kilo. At minsan, umaabot lang ng 50 pesos ang bentahan kada banyera ng lawlaw. Panahon na po ngayon ng lawlaw, maraming huli. Umpisa po ito ng November hanggang December. Dito po sa nasasakop ng Masbate, Tikaw Island po kung tawagin yan. Kung maraming huli, medyo mababa. Pero pag kunti ang huli, medyo mataas naman po. Pag marami ang huli, ay umaabot po yan ng 300, 100 hanggang po sa 50 pesos per tub. Minsan nga yung maglalaot, pag umabot ng 50 pesos yung isang styrofoam o kaya tub, ay iba, tinatapon na nga lang. Sa mamumuhay, sa lawlaw talaga umasa. Nananawagan naman kaming mga maglalaot ng lawlaw na kung maaari lang, kunting tulong, tulungan naman kami na huwag naman sana ibagsak yung sobra naman ang baba ng presyo. 50 pesos, ano man pupunta yung ginagastos, ang malak rodo ngayon eh. Triple ang dami ng lawlaw na binabagsak sa Bulan ngayon kumpara noong pumunta kami.
Kung dati ay nasasayang ang lawlaw, ngayon ay may solusyon na para mas magkaroon ito ng kalidad sa mga tao. Yung lokal lang talagang hindi kaya bilhin yung lawlaw ng mga lokal na fish dealer. Mas maganda mag-invite kami ng sa ibang mga lugar kung pwede pumasok kayo dito. Nagkaroon ng proyekto at nagtayo ng cannery o sardinasan ang kinaukulan dito sa Bulan. Ito ang kauna-unang big-scale sardine canning factory sa Bicol Region. 2 years ago ay inumpisan ito ng sardines company na nalaman nila na ito talaga yung volume ng lawlaw sa Bulan. So yung coordination nila sa LGU, sa BIPAR, na maglalagay sila ng sardines company dito sa Bulan. Dahilan sa pag-aaral nila na dito talaga yung tunituniladang lawlaw sa Bulan. Kaya nagkaroon tayo ng sardines company dito na kailangan matulungan yung mangingisda, marginalized fisherman, para gumanda naman ang pagbuhay ng ating mangingisda. 40,000 kilos ang ipoprocess sa isang araw. Bibiliin ng sardine company ang mga lawlaw mula sa small scale na mangisda sa tamang presyo. Makakatulong ito sa mga mangisda pati na rin mismo sa lawlaw. Ang sobrang lawlaw kasi, imbis na itapon, ay dadalhin sa canning facility para mas mapakinabangan ito. Pero isa lang ito sa pwedeng solusyon para hindi maubos ang lawlaw sa dagat. Ang pinakamaraming landings ng sardines sa atin dito sa Bicol Region mainly is in Bulan, Sorsogon. Dito sa atin sa Bicol Region, mainly because of the concern nga ng sardine management, specifically in the Ticaupas areas, mayroong proposal na magkaroon ng close season para sa sardines during the peak season sa Ticaupas areas. Sa ngayon, kung may surplus ng sardines, which happens every now and then sa Ticaupas municipalities, hopefully makapag-establish tayo ng ng mga post-harvest facilities, a sardine or canning facility. So ito yung mag-a-add sana ng value din dun sa sardinas, na kung titingnan natin is ito yung tinatawag natin na wage fish food or poor man's fish. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel, and don't forget to click the button below.